Hey guys, it's me again, Grace, and welcome to another episode of MD Botanica. And I'm with MD Enthusiast. Gino, I'm one of the founders of MG Enthusiasts PH. I have here our members, Kiko. Say hi. Hi. Jenny. Hello. And we have Eddie. Hi guys. At ngayon, kasama ko ang ilang mga MG Enthusiast members to know them better. So, yes, Gino, ano ba ang mission and vision ng MG Enthusiast? Wala. Wala. Well, it's I've mentioned this before during my feature. Well, it's very simple, no? We are building a community. We're a group of MG lovers who share the common goal of providing assistance to all MG owners regardless kung anong variant yung meron sila. And of course, our group or our club, it's built on friendship. So I think what sets MGEPH apart from other MG clubs is here, kahit wala na kaming MG in the future or yung iba sa amin wala na MG in the future, if you still want to be part of the club. So hindi porkit wala ka ng MG after 5, 7, 10 years, wala ka ng MG, umalis ka na dito. No, we don't do it that way. So ano naman yung mga pwede nilang matutunan or yung mga perks na pwede makuha sa loob ng pinag-o? Well, kami kasi we help each other. No? Halo-halo kasi sa amin, we have members who have been car owners of different brands before. Meron tayong mga bagong car owners lang, first-time car owners. So here, we share best practices. No? We share knowledge and kung ano yung mga na-experience na namin sa MG namin, sinashare namin doon sa mga ibang members namin. And of course, we have partners na mga car shops, restaurants, we have, na nagbibigay ng exclusive discounts for members. And of course, yung pinaka-perk mo dito is talagang yung makakamit ka ng mga bagong tao na posibleng makatulong sa'yo in the future. Not just in terms of your MG vehicle, but in other aspects, no? Kunyari, may kailangan ka sa banko. We have members who are in the banking industry. We have lawyers. We have lots of doctors in our club. Anong mga profession niyo? I have a business. No, you may call me a businessman. I think in the MG community naman, medyo alam na kung ano yung business ko. So, yeah. I'm in BPO industry. I'm a software engineer, so that's in information technology industry. Ako naman, sa IT din, IT support, infrastructure, more on sa on-site support, basta regarding IT. Paano ba sumali sa MG Enthusiast? Pwede ba sumali kahit na wala pang MG or nagbabalak pa lang bumili? You have to be an MG owner. But again, hindi kami exclusive sa ZS. All variants are welcome to join us. How to join? Well, you have to be a member of our community first. It's a forum. That's MG Community PH forum. Then, if you are really interested to be part of the club, you can send me or my co-founder, Mr. Dudes Gozarapi. Hi, Dudes nga pala. Dapat kasama siya dito. Oh, yun. Dapat kasama siya dito eh. Eh kaso, syempre, medyo nilalayuman na si Uncle. Kaya hindi nakasama. Hindi, joke lang. Gusto niya mag-join ng club, then we will give you instructions on how to register. Kung kayong lahat, may masasabi kayo sa MG, one word lang, ano ito? Starting from you. Fantastic. Awesome. Reliable. Sulit. Ano naman yung nagustuhan nyo? Ay, sorry. Ulit. So, kung kayo naman tatanungin, isa-isa, ano ang pinaka nagustuhan nyo sa MG? For me, it's the price siguro. No? Kasi the price is really, really competitive. Yung presyo niya, magugulat ka.
dun sa features na meron yung sasakyan. So, we're really lucky that we were able to purchase the ZS at this early stage of its existence in the Philippines, kasi I'm pretty sure na in the next years, 5 years or more, tataas na yan. No, tataas na yung presyo na yan. So, yun, it's really the price, a very competitive price for an SUV or a crossover SUV. Nagustuhan ko sa ZS, style, looks, performance-wise, hindi ko expected na yung performance niya is makakasabay sa other brands ng kotse. But so far, I'm happy and in love with ZS. Ako din naman ako sa spare parts. So, syempre, ano naman tayo eh. Diba, hindi naman natin gugustuhin na magka-problema, pero nandun na tayo, magkaka-problema siya pagkalipas ng mga ilang taon. So, sa mga nakikita ko naman sa, especially sa FPH, sa group namin, marami yung PMS na ang bilis lang. Diba? Yung schedule, lalo na pagka under sa Britannica United yung kasa mo, mabilis yung PMS, yung scheduling ng PMS, yung service nila. Napakaganda. So yun, nagka-problema yung ZS ko. Collision problem. Mabilis lang din naman nila na-actionan. So yun yung mga tinitignan ko sa car brands. Sa akin, unang-una, head turner talaga siya. The looks itself, I mean, it's astonishing. For a crossover na ganun ang price point, very solid talaga siya eh. Kaya gusto ko siya. And kasi ang nag-design kasi niyan, sibling ko. So siya yung talaga nag-push sa akin na ito kukul namin MG na lang. Alam niyo yung brand. And as we know naman na since 1924, si MG, Europe pa talaga siya nanggaling. So I mean, established na rin siya. Even though na new player siya sa Philippines, meron siya na-prove na quality. Okay, let's have a little fun. Parang nainita na yata kayo sobra. Lamig! Sobrang lamig! Summer na summer, no? Magkakaroon ako ng random questions sa inyo and you have to answer it whether you like it or not. Okay. Ito, para sa ito, Gino. If you could give your MG a superhero name, what would it be and why? Captain Budol. Oh, sinagot niya na. Bakit? Bakit? Ikaw na magsabi bakit? Lahat ng mods namin nanggaling sa kanya. Sa ako na nagpangalan sa car niya, si Captain Boot. Thank you, thank you. Tiwala. Welcome, sir. Tiwala. Do you speed up or slow down kapag orange light na? It depends. May situations na kailangan mong bilisan na lang or you slow down. Like for convoys. Pag nagko-convoy kayo, then mag-yellow na. Talagang bagalan mo na para hindi mo maiwan yung mga nasa likod mo. But when I'm alone, if walang maapektuhan na ibang sasakyan from the other parts of the road, pwede kong habulan kung kaya kasi tansyaan naman yun. But more often than not, I stop. Kasi that's the right thing to do. Yes. But if I'm in a hurry, minsan hindi mo siya maiwasan. Siguro mga 1 out of 10 times I do it. But if kailangan lang talaga. But I don't beat the red light. I make sure na nakatawid na ako, yellow pa lang. Ay, yellow pa din. Eh, para sa'yo naman, most embarrassing or awkward moment with your MG? I-relate ko lang din dun sa sinagot ni Boss Gino na yung sa orange light. Siguro yun yung most embarrassing ko sa around Meralco Avenue. Nahuli ako sa orange. So since na wala pa akong dashcam, yun yung mga primary dapat na mods na ginagawa natin eh. So wala pa akong dashcam, hindi ko ma-prove dun sa cursor na naka-orange pa siya before ako mag-pass. So ang sabi ni shoutout ni Mr. Perez, marami namang Perez sa mundo eh. Basta si Mr. Perez, hindi ko makakalimutan yung enforcer na yan. Sabi niya naka-red na. So yun yung most embarrassing ko siguro nung nahuli ako. Beating the red light daw, pero 100% I'm sure orange pa lang talaga yun. Nasa gitna na ako, biglang nag-orange, so wala ka ng choice, di ba? Kailangan mo nang i-go yun eh. I think yun siguro yung sinasabi ni Boss Gino na ano. And then ako na yung last. So yun, pagtawid ko, si Mr. Perez, tumawid na rin, tumigil na yung tibok ng puso ko. Pinatabi na niya ako. Yun yung most embarrassing ko siguro sa experience ko with MG.